Hi, James. Hey, 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 what's up, what's up? What's up, community? What's up? Hi, we are ready for Team Paulita. So guys, keep sharing this. Awesome. Alam kong excited na kayo makita ang idol nyo. Hi, Jello. Hi, everyone. Welcome to the live. Share muna tayo ng share. And syempre, click that follow button. Follow nyo kaming lahat dito, including community stage, syempre. Alam ko how to beat Team Paulita. Right? Ooh. And sa lahat po ng nandito, 600 million viewers, we have a giveaway, a coin giveaway. So sa mga gustong manalo, you guys, kailangan nyong magstay hanggang sa end para may chance kayo manalo, para mabagsakan nyo si Kimboy. Diba? Let's go, guys. Hot sticker. Leslie, you have a good show. I just want to drop by and give my blessings to you and Prince. Hey, thank you, James. Team Paulita, Shara Route for Team Paulita. Kimboy G, what's up? Peace out, everybody. Thank you, James. Ingat ka dyan. Anyway, ayan na. Ay, tuloy nag-iba si Prince na. Prince, come on. Ayan! Good evening, Comunizens! Good evening, Team Paulita! Good evening, Prince! Hello, everyone! Ako po si Leslie Martinez. Siyempre, ako ang isa sa mga hosts niyo tonight. And siyempre, we are here in What's Up Community. Siyempre, What's Up Community! We are here, guys, sa inyong one-stop source for everything community related, whether it's, you know, campaigns, mga balita, mga ano bang latest katulad nitong mga guests natin mamaya, 'di ba, Prince? Kaya welcome guys to What's Up Community Season 2. Ako po si Leslie Martinez, isa sa mga hosts nyo, at ito sa taas ko ay ang partner kong si Mr. Prince Rivera. Prince, kaya kumakapit? Prince, oo, kumakapit ka, Prince. Oo, kasi yung internet, kasi tatlo ba dito sa bahay? Hello? Kaya mo, kaya. Go, go. I can hear you. I can hear you, though. Ayan, guys! Let's keep sharing this! Oh my gosh! Ito, okay na. 1,000. Okay, ayan! Oh, okay, go! Ay, nawala! Hello, Patricia. May communion fam namin kung meron man nandito. At syempre, ayan, sa mga... Okay na, okay na. Ayan! Ayan! Ayan, ayan ang partner ko. Go, Prince! Ayan, guys. Hello, hello, guys. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Prince Rivero. Ayan. At ako po ang co-host and partner in life ni Leslie Charot. Hoy! Ang partner ni Leslie dito sa What's Up Community Season 2. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. And like what Leslie said kanina, sana may share po natin tong live stream. And syempre, don't forget to follow Community Stage, ako and si Leslie here on Kumu and on Instagram. Ayan, guys. Kasi mamaya babalita namin sa inyo yung mga latest happenings at saka yung mga nangyari the past week dito sa Kumu. And syempre, guys, meron din kami yung mga guest. Ayan, feeling ko naman nandito na lahat. Hindi ko na nga, Prince, hindi ko na talaga matago yung excitement ko sa mga special guests natin tonight. Dahil magaling daw sila magtago ng feelings, Prince. Hindi uso sa'yo yun eh, yung magtago ng feelings. Nako, guys, dati kasi trinay ko magtago ng feelings eh. Pero bakit ko natin magaling itatago? Oo naman. Something na natutunan ko this pandemic, guys. Life is short. Anything can happen at any time. Oo. Alam niyo yun? Why waste any time if you can just go all out and, you know, exactly, just do what you want, do what makes you happy. And make sure to make other people happy also. And syempre, dapat hindi tayo nakakaapak ng ibang tao. And speaking of, do what makes you happy, hindi natin magagawa yan kung hindi tayo vaccinated. Oo. Pero ba, syempre, get vaccinated para may chance, syempre, kayo manalo ng 50,000 coins dito, guys! Pwede kayo manalo ng 50,000 coins. Kaya, kailangan tumutok kayo sa WhatsApp community hanggang sa end ng show natin para syempre ay
Para syempre may chance kayo manalo, syempre. Press 1 kung magaling kayo magtago ng feelings. Let's go. Press 1 Team Paulita. Pero yun na nga syempre. Hindi na ako pero, press 1 less. Bakit? Ay si Jello magaling magtago ng feelings. Si Jello. Basa ko yun. Jello, pero magaling nako, magaling magtago ng feelings. Ay nako. Ay nako, nako, ang daming pala magaling magtago ng feelings dito. Pero ayun na nga, Prince. Ano ba ang latest? Ano ba ang latest last? May nangyari eh, hinost ko pa nga yun eh. Oo, tama. Ayan, pag-uusapan natin yung tungkol sa Bayani Fest King and Queen. Ayan, and syempre guys, Les, alam mo naman na nung time na yun, nanonood ako nun sa'yo, syempre, kasi diba happy. Oo, hinost ko po yun. Pero sa'yo lang, oo. Hinost ko yun. Guys, kasi supposedly maaga ata siya dapat aakyat, pero syempre na-delay ng konti. And bayanihan yun guys, and para yun sa mga tao, and nakakatulong tayo. So, we have to be patient, ayan. So, yeah. Lumabas yung battery yun nga, guys. So, anyway, ayan. Pero yun nga, syempre, syempre, just last September 5, we had the Kumu Bayani Festival. King and Queen, kinoronahan na ang Kumu Bayani King and Queen. Noong September 5, isa rin po ako sa mga nag-host dyan. Maraming salamat, Kumu Bayani fam. Syempre, at syempre, ang nanalo sa Kumu Bayani Festival, Queen, I see Margo Cadaves. Siya ang unang-una, syempre, ayan. Siya ang unang-unang Kumu Bayani Festival Queen. Ni-represent niya ang Mobile Outreach at Love Campaign Org na ang Manila Street Love. At saka, syempre, Prince, si Mrs. Drilon lang naman ang napili niyang ano, ang napili niya magko-Q&A sa kanya at classic nasagot yun, niya. Oo. At kitang-kita naman natin si Mrs. dyan sa mga stress Drilon na gifts, di ba? Naalala niyo po ba yung gift na yun? Oo. Kasi gusto kong binibigay yun. And less, at syempre, oo. Go. At syempre, sobrang itong si Margo, sobrang confident pa rin niya. Sobrang confident pa rin niya sumagot. Kaya deserve niya yung corona as the Kumu Bayani Festival Queen. Eh yung king, sino ang king diyan? Kilala king mo natin diyan. Kaibigan ko 'yan dito 'yan sa Kumu. Kasi yan sa mga tao na tumulong sa akin nung yung friend ko na kailangan ng tulong sa Australia. Ay oo. Oh, kaluluwas lang niya doon and he's new there and he's looking for jobs ayan. And uh-oh. Si JC pumasok sa stream ko and then nabanggit ko na I have a friend from Australia and JC is looking for someone that fits the description of my friend and so I introduced them to each other and then ayun, yes, nakuha ng trabaho yung kaibigan ko. Kaya naman, nung nalaman ko na si JC yung nanalo as Bayani King, I'm super happy. Uh-oh. Kasi alam ko na deserve na yun and syempre yung with what he have and with what he has na pwede niyang itulong sa mga tao. Oo. Meron, nandoon talaga. Totoo, deserve ni JC yan. At syempre, yun nga, si Miss Universe Catriona Gray lang naman ang napiling judge ni JC for the Q&A segment. Syempre, bonggang-bongga talaga na Bayani Fest natin. Kaya, itong Bayani Festival natin. Kaya, Miss Diana Dayaw, if you are watching, congratulations sa'yo at sa buong team mo, syempre, para sa Kumu Bayani Festival. And of course, yung mga winners. Oo, congratulations to the winners, of course. And syempre, all the other candidates. Yes, syempre. May bago na naman dito, Prince, ha? Oo, yan yung QMK with AC Bonifacio. Kilala niyo ba si AC wow. Bonifacio, guys? Hi, oh. Sam Libao. Hey, shout out. Bonifacio lang naman yan. Anyway, guys, more prizes rin ang pwede ninyong mapanalunan. Ayan, this September 10 sa Quiz Moco with AC Bonifacio. So, guys, Totoo. Don't forget to mark your calendar. Ayan, and abangan natin yan. At saka, speaking of prizes, sobrang exciting kasi di ba si AC, siya na yung host ngayon ng QMA. Kaya pag umabot tayo ng 50,000 viewers sa September 10, guys, kailangan umabot ng 50,000 viewers sa September 10, may extra 10,000 pesos giveaway sa 10 lucky quizmates. Grabe naman wow. Yun. 10K each ba to? Grabe. Kaya sa lahat na nandito, Team Paulita, mga principals ni popsicles ni Prince, nako, invite nyo na lahat ng mga ka-team nyo dito sa Kumu, family, friends. Ayain na silang lahat at tumambay sa QMK on September 10, 9 PM. Diba? Tama. And less din naman, malapit na tayo mag 2,000 million viewers.
Ay, grabe. I-share na natin to, guys. Keep sharing para umabot naman tayo sa 2K viewers real quick. Pero yes, ito na nga. Oh, ito sa nag-enjoy ka ba sa community stage? Oo naman, nag-enjoy ako dito. Sobra. Sobrang solid nung bagong event na nagagawin ng K-Stage. Ay, oo. Alam naman natin dito sa Kumu, 'di ba? All we think about is you. Oh, gusto niyo 'yon? All we think about is no Kumu without you. Exactly. And syempre, lalo na dito sa community stage, diba? Kaya I'm super excited to share na may chance na rin lahat, mapa-featured streamer man o hindi, to be on the stage with the Ikaw Naman sa K-Stage Kumu Clips Challenge. So guys, Ikaw Naman sa K-Stage Kumu Clips Challenge. Grabe, Prince, sobrang gandang opportunity nito. Because, syempre, because your content or your show can be watched by more Kumunizens kapag nandito sila sa community stage, di ba? Bakit kailangan pa nilang lumayo, pumunta sa mga iba't ibang mga streams kung andi dito naman nahalap? Oo naman. Tulad natin, di ba? Every Wednesday, andi dito tayo with thousands of Kumunizens. Oo, tingnan nyo, oh. Sa mga balita natin, sa mga guests natin, sa mga pasabog at sa mga pag-giveaways natin, di ba? Oo. So, napakasimple lang yan, guys. So, totoo, all you have to do is upload a short clip. Oh, na dapat under 1 minute. Ayan, guys. Ayan, makikita natin yung mechanics. Ayan. Oo, nandyan. All you have to do is upload a short clip. Ayan. Under 1 minute siya na ng inyong show or ng content na ginawa nyo dito sa Kumu. Siyempre, guys, kung magsisend kayo ng under 1 minute na content, make sure na yung isisend nyo, yun yung best nyo. Oo. Kasi para pag nakita ng mga bosses natin dyan, naku po, guys, sinasabi ko sa inyo, opportunities are gonna be knocking down your doors. Totoo. So, sa mga nandito sa Kumu at nanunood lang sa mga idol nila, pwede nyo na magkasama ang mga idol nyo pag manalo kayo dito sa Kumu Clips Challenge na yun. Kaya, send in na. So, kung meron ka ng existing show na screen record mo, upload mo lang. Upload nyo lang dito, guys. And don't forget to use the hashtag Ako Naman sa K-Stage. At syempre, itag ang Community Stage at K-Stage Radio para makita namin ang inyong entries, di ba? Siyempre, huwag nyo rin kalimutan yung ipapa-like and comment, diba? Oo. And share sa mga entries ninyo, guys. Kasi mas okay. Siyempre. And kasama ito sa criteria for judging. Almost 50% for people's choice ang i-account nila para dun sa voting. 50% naman para sa community stage team. Ayan, guys. So, totoo yan. Ang mabibigyan ng chance sa community stage at tatlo rin sa K-Stage Radio. Eh, di ba nag-show ka na nga sa K-Stage Radio? Des, kasama mo yung si Sam at saka si... Ano ang tawag? Fun fact! Oo, guys! Fun fact! Alam mo ba, nagkaroon kami ng Tres Maria show. Nandito yung kasama ko nun kanina. Siyempre, with Colleen Paz na isa ng kapuso ngayon. At si Sam Libaw, siyempre. Tapos, yung si show namin... Wait lang, si Sam Libaw na nananakal? Hindi, yung show namin dito, one of the OG shows ng Community Stage at K-Stage Radio yon. So guys, may chance kayo ha. Kung gusto nyo audio lang, dun tayo sa K-Stage Radio. Kung gusto nyo ganito, na on-cam with video and all. Siyempre, dito tayo sa Community Stage. Kaya masaya yon. I really had a fun experience doing that, yung sa... And I love doing community stage. Syempre, ngayon naman si Prince ang kasama ko. Kaya sali na kayo, guys, ha? Kasi masaya. Tingnan nyo, baka mabigyan kayo ng sarili yung show tulad namin ni Prince dito, di ba? Basta, guys. Huwag kayong mahihiya dun sa mga videos na isi-send nyo. Kasi yung hiya niyan, guys. Totoo. Sometimes, pipigilan ka nyan para makuha mo yung mga bagay or tao na gusto ninyo. Eh, ako naman kasi, nung una pa lang, hindi na ako nahiya. Trinay ko na talaga yung best ko. Kaya, ayun. Una pa lang kasi, hindi na nagtago ng feeling si Prince. Wala nang hiya-hiya. Kaya, interested ako eh. Curious ako about dyan sa taguan ng feelings na yun. Kasi, paano ginagawa? Diba? Naku, ang dami kong gusto nga itanong dun sa guest natin eh. Kung paano nila nagagawa. Basta guys, don't forget, bago tayo mapunta dun sa mga guests natin, don't forget to use the hashtag Ako Naman sa K-Stage. Kung sasali kayo syempre dito sa bagong challenge. Kasi hanggang September 20 lang to, guys. Kaya go na, submit nyo na yung entries nyo, okay? And syempre, guys, don't forget
sa lahat po nang nandito na gusto manalo ng coins, may coin giveaway kami. Pero make sure i-follow nyo ako, si Prince, at syempre, ang case, ang community stage. Malapit na tayo mag 3,000 viewers. Feeling ko kaya pa natin to eh, kasi malapit na eh, papaakyatin ko na eh. Pero dapat i-follow muna guys. Kung hindi ko unlock, dapat natin i-unlock. Oo, i-unlock natin. Oo, syempre drop those virtual gifts kung gusto nyo na makita, kasi eto na nga. Oh, oh my god. Yung pangalan niya. Naku. Nakikita mo na? Ay, nakikita ko na. Oo. Guys, drop those virtual gifts. I-unlock na nga natin to at ayan na nga. 3,000 viewers! Guys, oh my gosh. Kayo at nag-iingay yung dogs ni Les. Oo, sorry. Kasi nila yung boses ko eh. Sorry guys, ano, sorry. Jowa ko kasi yung mga dogs niya. Ako na lang, bali yung dogs na lang niya ang ginowa ko. Kasi yung amo, eh, medyo mahirap. Hindi ko kasi natabuhan ng feelings. Yun yata yung dahilan. Nako, oo. Nako, pero eto na nga 3,000. Speaking of, taguan nga ng feelings. Eh. So, sa pinaka-inaabangan ngayon ng mga... Oo, at eto na nga. Oo, eto na nga ang pinaka-aabangan ng ating viewers tonight. Siyempre, aside sa ating mga news tonight, di ba, Prince? Mm-mm. We have special guests and we are super lucky na pumayag tong mga to na mag-guest, di ba? Syempre, guys, we have the cast and the director of Laro Tayo Taguan ng Feelings! Hey! Kaya naman, Les, huwag mo na itago yung feelings mo para sa akin at para kay La Direk, para kay Kimpoy at kay Kuya niyo Anjo, guys. Kasi yan ang bagong trending na series, guys. And syempre, very thankful kami na we have them here dito community stage. And thank you very much, guys, for taking your time na mag-guest para sa amin. We're very thankful, ayan. Oo. Kaya ako ready na sila. Oo. Direk Brill, Kimpoy, and Anjo! Guys, pahalo-halo shower naman tayo dyan pag-akyat nila. Hello! Guys, let's go! Ay! Hello, Kimpoy! Ang fresh naman. Popsi! Kamusta ka na, Popsi? Hello, guys! Hello, hi Kimpoy. Hi Direk, hi Anjo. Hello, good evening, guys. Kimpoy, kay Leslie ka lang nag-hi eh. Dalawa kaming host dito, Kimpoy. Bro, nag-hi ako sa iyo nga kung ano nag-hi. Popsi. Popsi. Come on, man. Hi. What's up, Anjo? What's up, Kimpoy? Hi, guys. What's up, Direk? Hi, Direk. I miss you. Kamusta, Ana? Kamusta kayo, guys? Kamusta kayo? Yeah. Alam nyo, itong series nyo, naku, pinapag-usapan to at napakadaming nag-aabang nitong series nyo na Laro Tayo, Taguan ng Feelings. Kimpoy, tungkol saan ba to? At saka ano yung mga inspiration behind creating this series? Ganon. Kasi curious ako, Kimpoy, eh. Paano ba naitatago yung feelings? Nahirapan kasi ako, eh. Tuturuan kita, bro. Yeah, yan ang gusto ko. Siyempre, so ano yung inspiration niya dyan? Oo, tungkol saan ba to? Siyempre, itong Laro Tayo Taguan ng Feeling is really about me and Anghet. Kasi siyempre, we're really best friends talaga. And bakit ang hina ko daw? Mahina ba? Best friends? Medyo mahina ka. Kimpoy, medyo mahina ka. Si Direk Brill muna siguro, wait lang. Sige, Direk. Direk Brill. Direk, ano bang what is this series about? And may na-experience ba kayong mga Ayan, okay na siya. Ayan, better na. Sige, go Direk, go. Yeah. Ako. Tungkol sa si Direk. Unahin natin yung favorite ko na Direk talaga sa lahat ng kilala ko na Brill. Siya ang pinaka-favorite ko, si Direk Brill. Okay, kasi ganito yan. Nag-start yan noong January 2020 sa Bali, Indonesia. Si Kimpoy tsaka si Anghet. Nag-travel sila. So sabi ni Kimpoy, gusto niya daw na magkaroon ng movie or series yung dalawa ni Anghet. So, okay. Bro. Oo. So ngayon, na-create niya yung title na Laro Tayo Taguan ng Feelings. Tapos trinay niyang magsulat ng about sa kanila, yes. Ganyan. So, yun, may mga nasulat siyang script. So, ang ginawa niya, direct sabi niya, gusto ko nito. So,
ginawa ko is binasa ko and then nilatag ko sa kanya kung saan ba papunta. Tapos sinabi niya sa akin kung saan niya gustong papunta yung kwento. Kasi ito, ito yung gusto ng supporters, ito yung ganyan, ganyan. So, yun, dun siya talaga nabuo. Teka lang, kinikilig ako. Oh my God! Pero grabe, Kimboy, ikaw pala nagsulat nito. Grabe. And then kasi, actually, kasi diba ano, like, ako and Anghet, YouTubers na kami pareho. And para sa akin, ayoko mag-stop doon. Parang ang dami kong mga pangarap para sa amin na gusto ko makagawa kami ng short film. Kahit short film. Kumbaga parang I was actually willing to produce it myself para sa aming dalawa. Na parang sabi ko, wala, gusto ko lang magka-movie tayo. Sige, try natin. Ganun, susulat ako ng kwento. So, nung sinulat ko siya, para sa amin talaga. Tapos yun, nung naglabas ako ng BL movie with Direk Brill din, of course, our followers, sabi nila, Kimpo yung next mo naman with Anghet. So, syempre si Direk din, very open siya. And then, yung mga followers namin, sila yung nagsama-sama. They actually funded this series para sa aming dalawa. Wow! So, teka lang. Oh my God! Grabe, ang galing naman! Kimpo, bakit ka ganyan? So ayo bro. Direct spot pa ba diyan para sa ano sa mga sobrang thankful kami. Grabe. Oo. Ang galing naman. Ah, ako din. So Team Paulita yung nag So Team Paulita. Prince. So Team Paulita yung nag-fund nito or like silang sila ang nag-produce nito. Wow! Namin mga subgroups of Team Paulita and then actually nag-uusap na kami na okay, Paulita is going to produce a series. So si Direk Brill, meron na siyang kwento. Tapos ako nahihiya pa ako. Sabi ko, Direk, actually, meron din akong kwento. Pero silipin mo, basahin mo lang kung magugustuhan mo. Pero if hindi, syempre ako, wala naman akong background sa pagsusulat. Parang nagfe-feeling lang ako na kaya ko magsulat, ganun. And then sabi ko kay Direk, pag nagustuhan mo, Direk, pwede to an option. Pero kung ano ayaw mo, we can go with yours. Yun. So sobrang happy naman ako kasi very open si Direk. And tinanggap niya talaga yung kwento kong kwento-kwentuhan, gano'n. No, but that's good. That's Direk, at saka very open yan. That's good na, you know, kay ikaw, Direk, you really gave Kimboy a chance na kahit hindi naman siya known as a writer, di ba? Pero yun nga, di ba, totoo yun eh, some of us have those hidden mga talents deep down na, alam mo yun, hindi lang artista, like yan sila Kimboy, hindi lang siya vlogger, pwede na pang ano, artista, ano, writer. Direk sinabi ko yun, para if ever na gusto nilang mapanood din yung kwento mo, may isa pa, di ba? Oo, totoo yan. Si Anjo naman, ikaw naman, Anjo, how does it feel to be part of the cast of this series? Actually, noong una, nagulat ako kasi hindi ko ina-expect na magiging part ako. Masalong, alam mo yun, makakasama mo yung greatest actor sa Philippines, yung Kimboy Feliciano. Ay, grabe! Totoo yan, totoo yan. Loko-loko ka! Makakatrabaho ko si Kimboy, tsaka yung, siyempre, oo, kagaling na direct. Sa mga hindi po nakakaalam, guys, si Kimboy po nasa Korea. nasa Canada ako ngayon, bro. Oo nga eh, nasa winter po, nasa winter season na kaagad si Kimboy. Winter nasa malamig na lugar. Uy, Kimboy! Actually, giniginaw talaga ako. Anong ginawa mo sa mga chow-chow mo? Bakit suot mo na? Uy, grabe naman to. Pero yun nga. Lang, bro. Pero ikaw, Andrew, were you really acting na? You were really acting na before this? Grabe yung awkward silence doon. Start ko pa lang. Kasi nga, talaga ako, I'm a valuable player, no, from Signal. Wow. Na-direct na venture na ako into acting. Siyempre, thanks to Direk Brill, no, na nag-workshop sa amin. Walang sawang pagtuturo kahit sobrang sakit sa ulo minsan, di ba, Direk? Oo. Nabigyan naman ng mga onting projects, ganyan. Tapos medyo tuloy-tuloy naman na. Oo. Pero Direk, kayo naman, may mga challenges ba kayo na pinagdaanan? Syempre, you were filming during a pandemic, di ba? So, may mga, syempre, ano yung mga naging challenges nyo, ganun? Yeah, actually, sobrang dami. Kasi, dapat,
mas maaga pa kami nakapag-shoot. Pero nung nagpa-plan na kami mag-shoot, biglang nag-ECQ. Tapos biglang nag-ECQ. So talaga nag-adjust kami nung shooting day. Tapos nag-adjust kami ng location. Siyempre, yun yung mahirap. Kasi nga, buong NCR yung MECQ and ECQ that time. So, talaga outside NCR kami nakapag-shoot. So, sa Rizal kami nag-shoot. And then, siyempre budget. Mas malaki kasi ang budget ngayon eh. I mean, kasi before wala namang swab. Pero ngayon, kailangan, di ba? Tapos dati, pwede namang hindi mag-lock-in. Pero ngayon, kailangan. Kasi bawal mag-in and out. So, yun yung mga challenges talaga. And then, yung story, kailangan umikot lang siya sa isa o dalawang location. Kasi hindi ka pwede mag-travel ng mag-travel. So, yun talaga yung mga challenges. Oo, totoo. Totoo yan. Pero at least natapos niyo. So, yung ECQ na sinasabi mo, direct, ito lang? Itong recent? As in, yung latest ECQ? Ay, wow! Wow, grabe. Tapos natapos niyo agad. Yes. Grabe. MECQ siya kasi medyo lumawag ka unti noon, di ba? Pero director kaya. Mm-mm. So yun, doon na namin inana talaga. Kasi nga again, this is funded by Team Paulita and of course, yan yung gift nila kay Kimpoy at saka kay Anghet. So talagang hinabol namin yung ngayon, September 8 kasi ito yung anniversary nila dito sa Kumu, I think. Tama ba ako? Oh, wow! Happy anniversary sa inyo! Team Paulita! Grabe, 1 year na! Grabe, 1 year na pala kayo dito, Team Paulita. Pero ito, Kimpoy, what was the most fun part of filming the series? Ako, fun part is getting to know yung tropang kalog. Sina Anjo, sina Lara, sina Kikiya, sina Raph. Naku, nag-mention ako, direk, kailangan mabuo ko. Sina Gio, si Ayana. Hala. Ayan. Yung meron ba? Ayana. Si Jello. Si Jello kasi ano, he's our teacher dito. So, true. Ayun, ang pinaka nakakatuwa dito kasi these guys, kilala ko na sila. Pero parang tayo, like from our names, kilala ko na kayo. Pero nung nagkasama-sama talaga kami sa shoot, dun kami nagka-bonding-bonding na lahat pala kami talaga si Raulo. Alam mo yung parang nagka-relate-relate kami na parang dahil dito sa project na to, nakahanap ako ng mga kapatid. Alam mo yun, parang sobrang solid talaga na to be honest, nakagawa ako ng mga projects sa TV, nakakasama ako ng mga YouTubers na collab, pero ito yung parang mga kaibigan na, ewan ko, feeling lang ata ko. Pero Anjo, di ba? Alam mo naman. Ite-treasure nyo. Alam nyo, ito yung alam mo yung parang ite-treasure nyo. Magkakaibigan sa trabaho, magkakaibigan na talaga kami. Yun, sobra talaga. As in. Yeah. Mm-mm. At saka, di ba? Usually, pag nag... Ay, sorry. Hindi, go. Pero... Pag nag-pro mo, laging sinasabi, sobrang cool po sa set. Magkakoclose po talaga kami. Ang dagaan po ang katrabaho ng lahat. Yung iba doon talaga promo. Pero ito, natagawa ko sa bato. As in, sobrang close talaga. Totoo talaga. Nagkikita-kita kami na hindi alam nila direct. Alam mo yun, namimiss namin isa't isa. May GC kami, naglolokohan kami. As in, talagang para kaming pamilya. Nakaka-amaze talaga. And that's what's good about you know, working with people na naging kaibigan talaga. Kasi nga, like yung sinabi ni Kimpoy, totoo yun, hindi palaging nangyayari yun eh. Yung sobra, yung bond sa ano. Pero yun nga, speaking of bonding, ikaw, Anjo, sino naman daw ang pinaka naging kaklose mo sa cast? Ito, hindi plastic yung sagot ko. Pero si Kimpoy talaga. Seryoso, may time nga, nag-chat kami ni Kimpoy. Pero, may time nag-chat kami ni Kimpoy, sabi niya parang, ano bro, hindi ko na-expect na magiging ganito tayo pa-close. Kasi, totoo ko yung sinasabi ni Kimpoy. Sa set yung di lang kami, buong tropang kalot. As in lahat kami, as in parang tropa. Totoo ko yung sinabi ni Kimpoy kanina na first time ko rin may experience, no? Yung iba't ibang cast. Alam mo, parang first time nyo lang mag-meet. I mean, although magkakilala kayo sa pangalan, pero yung first time nyo mag-meet, tas iba yung bonding experience. Parang akala mo, ang tagal nyo na magkakasama. Ganon. Kaya sa set lalo, nagiinit yung ulo ni Derek. Kasi ang dami namin kukitan moment.
ang dami na, ang dami namin kulitan moments sa, alam mo yun, hindi direkt papakita ba kayo ng duper? Kasi naturally lumalabas na eh. Kaya ayun, lahat ng ataw nung shooting days namin, sobrang saya talaga. Walang dull moments. Kahit pagod, ganyan, sobrang saya talaga. Oo. At saka at least, di ba, parang pag trabaho, trabaho talaga. Pag kulitan, kulitan na, di ba? Ikaw, Direk, sino ang pinaka nakakatawang makatrabaho sa set? Oo. Nawit, naglalag ata si Prince. Oo nga, parang di natutuloy yung mga messages ni Prince. Oo nga, parang hindi ka natutuloy. Parang tinatago mo din. Kaya pa ba, Prince? Kaya super pa ba? Super lag ka. Oo, super lag ka. Ikaw, yun na muna, Direk. Sino yung pinaka nakakatawa na makatrabaho sa set at saka sino yung pinaka makulit? Actually, lahat sila. Sabi nga ni Anjo at saka ni Kimpoy, lahat sila makulit. Kaya minsan, kapag nag-shoot kami, syempre dahil nga sabi ko sa inyo, di ba, parang 3 days lang kami mag-shoot. So, kailangan pa ng maraming material. So, alam mo yon, yung bilis ng trabaho, kailangan parang dapat 1 take lang to, 2 takes lang to, ganun. Eh, sila tawa, sinatawa talaga lahat. So, doon nag-init yung ulo ko na parang, Poy, anong oras na? Magtrabaho muna tayo, mamaya na kayo mag-tweet. Nako. Talaga sa lahat ng yan. Ayan, yung gay na nasa gitna, si Kiki ya. So, ayan, kasi, ano yan sila, parang sinabihan ko kasi sila na you're free na meron kayong freedom na mag punchline, mag adlib, ganyan. Basta kaya na lang i-handle buong grupo. So, yan, syempre si ano kasi si Kiki ya kasi ay friend ko na dati pa before pa sa Kumu, before pa maglaro tayo tago anong feelings. And alam ko na meron talagang potential pagdating dun sa comedic timing. So, kaya binigay ko talaga sa kanya yon. So, minsan, sila, ayan, si Anjo, si Kimpoy, minsan nadadala sila. Kaya yung palabas namin, parang ano, parang mas marami po talaga yung ano, yung bloopers. Hala, nawala din si Anjo. Ba't nalalaglag na tayo? Oo, alam, feeling ko dahil sa ulan. Oh, ayan na ulit si Prince. Prince, kaya ba? Prince? Feeling ko sa condo nila yan, yung internet. Oo, nga mahina lahat ng internet ngayon. Oo, eh. Dahil rin sa ulan to eh. Diba? Grabe rin, hindi tumigil yung ulan. Pero oh, ito na lang, Kimpoy. Sino ang favorite character mo sa show? Like, kaninong character ka pinaka natuwa? Ganon. Lalayo pa ba ako? Siyempre kay Angel. Ay! Kaya, nako! Hindi kasi ano, siyempre, ano, to be honest, sobrang na-proud din ako kay Anghet kasi this is her first acting ever sa buong ano niya, karera niya, sa career, sa career niya. So, sobrang nakakatuwa na, alam mo yon, from being an accountant, actually, from being parang my best friend, tapos na dinala ko lang naman talaga sa YouTube bago siya naging YouTuber, to being a streamer, now actress na siya. Di ba parang nakaka-amaze talaga yung mga ginagawa niya. Tsaka nakakatuwa na sobrang palaban din niya talaga na kung ano yung ibigay sa totoo daw kay Lara. May mga hater pa dito. Sabi mo daw, parang nakaka-amaze lang na hindi talaga, wala siyang sinusukuan talaga. Nakakabili. Totoo yan, totoo yan. At saka ang dami niyo na ang dami na rin yang fans, 'di ba? Parang she also built her own, you know, fan base, 'di ba? Para yes, kay yes. Para kay Anghet. Oh, Prince, okay ka na, Prince? Baka may mga gusto kang itanong sa mga lodi natin. Pareho kumakapit kayo ni Anjo, pero kaya naman. Sa kala ko talaga, ang problema ko lang kanina, yung magtago ng feelings, hindi ko naman alam na pati yung internet, problema ko din. Nagtago rin. Nagtago sa'yo. Nagtago sa'yo yung signal. Kumulang dito, yung signal talaga na nagkakagulo talaga. Kaya, oo. Yung wifi pa namin, it's not working. So anyway guys, and pasensya na kayo kung kumapit talaga ako kanina. Oo. Gusto ko lang naman malaman kasi talaga kung paano ba talaga tinatago.
Ay, nako. Hindi, pero ano pa mga tanong mo? Kaila Anjo, kaila Direk? Ano ba talaga yung pinaka-exciting nung buong time na nagsushoot sila? Alin ba dun yung dapat namin? May mga dapat ba aming abangan? May mga mare-reveal ba dyan? May mga tea ba dyan? Ganun? Yung mga gusto kong malaman eh. May nagka-developan ba sa set, Direk? Ganun? Or may nagka-developan ba? O may natuloy ba? O... Oo. Yun ang mga... Ang aabangan, mga naglalapit na mga labi, kalabitan sa kama. May mga ganun. Ay! Kalabitan! marami sila aabangan. Pero ano yun nga. Mga Direk, mga... Oh, mga tulugan, basta ganyan. Ay, hala, may bed scene? May bed scene! May bed scene! Bed scene, tsaka under the bed scene. Ay! Ay, hala kayong makakita niyan. Ay! Pero ano ba to, Direk? Is this for all ages? Itong, yes, ito, yes. It's for all ages. Actually, kapag pinanood mo siya, parang lahat ng emotion talaga ay mararamdaman mo. And... Uh-oh. Ang gusto ko dito is, alam ko na maraming makaka-relate, maraming mga magkakaibigan na meron nagtataguan ng feelings, di ba? Actually, hindi nga lang magkaibigan, meron tayong mga, di ba? Meron tayong mga kakilala na kahit na alam natin na sobrang gusto natin, pero inaawat natin natin. Diba? Ay, totoo yan. Oo, dahil may mga bagay tayong iniisip kung bakit hindi pa pwede muna. Mm-hmm. Diba? At meron tayong right timing na tinatawag. So, feel ko dito sa taguan ng feelings, yun yung mga mararamdaman at magiging emotion nila habang pinapanood nila itong series na to. Ayan. So, Direk, does that mean we can expect more series in the future? May season 2 in the works. Marami may gusto makaal. Yung parang sana, other season. Sana. We're hoping na. Parang kabilang story nung yung sinulat naman ni Direk. Alam mo yun? Oo, yun nga like sinabi ni Kimboy, 'di ba? Version parang from a different point of view. Pwede rin yun, 'di ba? Natutulog si Kimboy sa isang scene tapos biglang mananaginip siya tapos yung kay Direk pala isang buong kabilang side pala yun. Oo. 'Di ba? Tapos mas malupit. Or alam mo yun, yung mga bagay na yung tipong minsan kasi kahit sa tunay na buhay talaga nangyayari sa atin yan. Yung akala mo yes. Everything that's happening around you, parang nananag.